Hi, hello guys! Ito na naman si Recycle Teenager. Today, ang pag-usapan natin is about kung paano ba natin malalaman na ang kausap natin ay isang scammer. Okay, kung bago ka pa sa aking channel, subscribe, like, and share. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Okay guys! Pag-usapan natin yung about kung paano nyo ba malalaman na ang inyong katransaksyon ay isang scammer. Okay, ito, number one, may tatawag sa inyo at sabihin na kailangan mong i-activate ang iyong bangko. Okay, mayroong number, mayroong code number na maisend dyan sa number mo, isend mo sa akin para sa activation. Guys, remember, wag na wag kayong magbigay kahit anong mga code number na hingiin sa inyo. Remember, ang code number, yan ang susi na ma-open ang inyong kung ano man ang gusto nilang i-open. Okay? Okay, doon nila makukuha yung mga information about sa iyo. Okay. Ingatan ninyo guys dahil yan ay marami na dito sa akin pero talagang marami na sa akin ditong tumatawag na ganito, ganon. Talagang hindi ako kumakagat doon sa mga ano na yun. Dahil talagang scam yun, guys. Tandaan nyo, scam yun, ha? Never kayong magbigay, lalo na sa mga OFW. Kasi ang mga OFW ngayon ay tinitirada nila. Yung tumatawag sa akin na apat ng bisis, puro mga Indiano. Okay, man, nakikilala ko kasi sa boses nila, sa accent ng kanilang pananalita, mga Indiano. Okay? Number two, sa mga online buyers. Okay? Para malaman ninyo kung legit ba o hindi ang inyong katransaksyon, i-video call ninyo. Tandaan nyo guys, ang mga scammer, hindi yun gumagamit ng totoong picture. Ang mga scammer, hindi yun makipag-video call sa inyo. Dahil takot yun makikita ang totoo nilang hitsura. Okay? Kasi takot din silang ma-screenshot at makasave ka ng totoo nilang hitsura. Kasi kung ma-scam mo sila, pwede mo silang i-post, diba? Okay, remember, ang mga scammer, hindi yan makipag-video call. Sabihin mo, chat lang ta, ha? Remember, mga buyer. Okay, mga buyer, through online, syempre gagamit tayo ng messenger, di ba? I-video call ninyo kung legit ba, i-screenshot nyo kung sasagot ba, para may laban din kayo kung mayroon silang gagawin sa inyong yung pagbili nyo, hindi sila magbibigay. Yun ang gagawin ninyo, i-video call ninyo. Okay, ito pa ang modus nila. Tatawag ka sa video call, okay? Ngayon, sasagutin ka kasi dahil doon mo malalaman kung totoo o legit ba sila. Ito ang gagawin nila guys sa modus. Yung picture image nila dyan sa kanilang account, sasagutin kanila pero hindi sila nagsasalita. Tapos yung camera, ihaharap nila sa picture kung ano ang picture na nasa account nila, yun ang ihaharap nila, sandali, sabay patay. Tapos, pag tumawag ka sa video call, yun ang iharap nila. Okay, yun ang iharap nila. Pagpindot nila sa silbi, sasagutin ka, hindi yun makikipag-usap sa'yo. Sasagutin, iharap yung picture na nasa image ng kanilang account, sabay patay. Okay, tapos sabay message, mag-chat na lang tayo, mahina ang net ko. Huwag kayong maniwala dyan. Yan ay scam. Okay, yan ay scam, yan ay modus. Okay, kasi gusto mo, tumawag ka, gusto mong makipag-video call para malaman mo kung totoo. Tapos iharap ang totoo, iharap nila yung picture na katulad ng picture ng image nila. Tapos sabay patay. O yan, remember guys, huwag kayong maniwala, scam yan. Remember, ang mga scammer, hindi yun makikipag-usap ng matagalan sa video call dahil alam nilang i-screenshot
ninyo sila at may laban din kayo pag kayo ay na-scam kasi ipopost natin yung picture nila, di ba? Ito pangatlo. Mayroong magpasok sa iyo, makipag-chat sa iyo. Ang picture gwapong-gwapong lalaki at Amerikano. Okay. Ang picture. Hanggang sa mag-chat-chat kayo, mag-chat-chat, magtagal ng chat ninyo, hindi yan makikipag-video call sa inyo. Pagkatagal ng magka-chat-chat sa inyo, sabihin niya, magpapackage ako sa iyo. Okay? Magpapackage ako sa iyo ng ganito, ganito, ganon. May, yung cartoon, lalagyan ko rin ng $1,000, ganon. Tapos, after mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month, mag-message na yun siya sa iyo. Dumating na yung package mo. Kaya lang na-hold sa custom dahil may papilis na kulang. Kailangan ng 15,000 or whatever, magkano man ang hinihingi niya, ipadala mo sa taong ito para siya na ang magbayad doon sa custom para maipadala na sa iyo yung package. Huwag na huwag kayong maniwala dyan dahil scam yan. Okay, tandaan ninyo, baka ang inyong kachat katabi lang ng bahay ninyo. Ha? Yan ang tandaan ninyo. Ang mga scammer, hindi yan haharap sa kamera. Okay? Malalaman din ninyo yan. Basta scammer, okay guys, hindi yan makikipag-usap sa iyo ng harap-harapan. Number one, ingatan ninyong magbigay ng code. Kahit anong hingi-hingi sa inyo dyan, huwag kayong magbigay. Okay, lalo na sa mga OFW, huwag na huwag kayong magbigay. Mga online buyer, kausapin ninyo ang inyong seller. I-video call ninyo ang inyong seller. I-screenshot ninyo kung makipag-usap. Kasi kung lulukuhin kayo, may laban din kayo. Sa mga chat-chat, mag-ingat kayo. Pag money involved na, maging maingat tayo. Basta sa money involved, mag-ingat tayo. Okay, yun lang guys, at sana ito'y nakabigay ng tulong sa inyo ang video kong ito. Thank you!